sa right side po natin. So yung bowling lanes po nila, dalawa po yan. This was actually built in the 1920s to serve as pastime, no, for the family. Original po yung ating bowling lanes, pati po yung bowling pins natin dun sa dulo. Tapos sa labas po ng ating windows dun sa may grills, yan po ang kanilang indoor swimming pool. So mamaya masisili po natin yung swimming pool. Tapos yung mga gamit po natin dito, lahat po ay original na gamit po ni General na ginamit niya po nung nabubuhay pa siya. So, medyo maliit lang po yung kanyang katawan kasi only stands 5'3". So hindi po siya masyadong matangkad. And he is of Chinese descent. Pati yung putis nila maganda din. Yes. Next po natin, we have here po yung small alam. So we were formerly known as Cavite El Viejo, Lumang Cavite. And sa aming pong history, kaya daw po yan naging Cavite. Noong tumating na po ang mga Kastila dito at tinanong po yung mga mangingisda kung nasa ang lugar. W, ang Spanish vocabulary, yung kawit nila naging Cavite. Kaya siya naging Cavite. And then, nung nakagawa sila ng port sa Cavite, Cavite Nuevo, so ginawa po nilang Cavite Nuevo yung port na yun, tas kami po, Cavite El Viejo, Lumang Cavite, Bagong Cavite. So kaya po yan yung naging pangalan namin during the Spanish period. Si Santa Maria Magdalena po ang aming patron. Siya rin po ang naging patron at nakambini ng revolusyon dito sa Kawit. At siya rin po ang naging inspirasyon ni Aguinaldo para gamitin yung pangalang Magdalo. Hango po ito sa pangalan ni Maria ng Magdala. Yan. So mag-celebrate na po kami ng aming 400 years as a parish sa 2024. Ito po yung itsura ng bahay, 1845. So mukha po siyang bahay kubo. Ito po yan yung area kung nasan tayo. We still have the original gates po. Tsaka yung mga poste natin, yan pa rin po yung mismong poste ng bahay, 1845. So ito po yung lugar kung saan po isinilang si Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga kapatid. At the age of 9, namatay po ang tatay ni General Aguinaldo. So nakita niya po yung hirap ng kanyang nanay na palakihin silang mga kapatid. And so he stopped his schooling hanggang segunda ensenyansa lang siya para po matulungan na yung kanyang nanay na si Trinidad na palakihin silang magkakapatid. And at the age of 13, naging mangangalakal na po siya, trader. At yun ng ating mga trinchera. So yung mga trinchera po natin, ang nag-design po niyan ay si General Edelberto Evangelista. Isa po siyang kilalang engineer, no, na nag-aral po sa Ghent, Belgium, at bumalik po siya dito sa Pilipinas para po tumulong during the revolution. Sa labanan po sa binakayan, nakaharap ni Emilio Aguinaldo si Gordon na may 3 stars, sun, may flag, meron pong mga tapunto, bolo. Yan po ay gawa dito sa amin sa Kawit taong 1899, pati po yung kanyang sheath. So ang gumawa po nito ay ang Plateria Kawit taong 1899 na mas kilala na po ngayon sa Santis and Son. So sila po yung gumagawa ng mga college rings po dito. Wow. Next, sa labirin po po natin. At doon po din sa loob ng simbahan na kanilin ang tatay ni General Edito Aguinaldo na si Don Carlos Aguinaldo. So pagsinigil din po siya yung isang yun yan. Hindi lang po natin mapatunayan kung saan po ang Luzon. Tapos